Hey, what's up mga idol? Magandang araw at kumusta kayo? Update muna tayo mga idol. Meron nga hindi magandang balita mga idol para sa ating isang kababayan na baguhang boksingero na si Kenneth Igano, dahil parang naulit nga yung nangyari noon sa Amerika sa isa din nating kababayan na si G. Goris. Kung tatandaan natin mga idol na si G. Goris nanalo doon sa huling laban niya sa Amerika. At pagkatapos i-declare na panalo siya ay tumumba nga siya at nag-collapse at nagkaroon nga siya ng brain hemorrhage din, at buti na nga ay nakaligtas. So naman kahapon mga idol, isa na naman nating kababayan ang kaparihas na sinapit ni G. Goris, at kasalukuyan siya ngayon nasa ospital. At sana ay pagdasal natin mga idol na makarecover siya, maligtas siya, at hindi, kahit sabihin na natin hindi na siya makabalik sa boxing, ang importante basta makaligtas siya, dahil kawawa naman yung pamilya niya. Baguhan pa lamang siya sa boxing, alam ko 8 rounders pa lamang siya, talagang bago lang. So mga idol, nakakalungkot yung nangyari kahapon, pero ganun pa man, mahirap talaga ang buhay ng boksingero mga idol. Kaya sana ipagdasal natin mga fans, no, na sana okay siya ngayon at makarecover siya, at sana buhay siya, dahil syempre kawawa naman yung pamilya na umaasa sa kanya, or kawawa yung mga pamilya na nagmamahal sa kanya. So ganyan kahirap yung isang boksingero mga idol, no. Talagang binuhis nila ang kanilang buhay sa taas ng ring. Hirap sa training, pagdating sa laban kumbaga isang paa mo diyan ay nasa hukay na, dahil di natin alam kung ano mangyayari. Dahil physical niya na yung laban niyan, talagang bugbugan. So nakita natin kahapon, maganda yung laban, umabot sa desisyon at panalo nga siya via decision, at talagang maganda yung laban na pinakita nila. Kaso nga lang, ito yung nangyari. Bago pa man i-announce na siya yung mananalo, nag-collapse na siya. Kaya mga idol, sana sa mga haters, alalahanin nyo rin na yung mga boksingero, tinataya nila yung buhay nila, tapos ibabash lang natin, diba? Tama na yung constructive criticism, no? Kumbaga, ayos ka, siguro sa nagalaw nila, pero personal nila, mahirap. Kaya inaya na nila yung buhay nila, pero marami pa rin masasabi yung mga fans. Iba dyan, masasama pa. Kaya mga idol, sumasama natin pagdasal yung bagitong boksingero na si Kenneth Igano. Masana yung maging puti siya at makarecover siya sa sinabi niya. Kaya mga idol, nandito na lang. Tama yun, dami sa tama yung boksingero ay panagod ng hirap at labas. Kaya dapat natin nirespeto. Yan, tama yan, tama yan. Kalagayan at estado sa pag-boksing. Namatay yung isang boxing nila. Angin. Yan, tama yan. Hello guys. Naimatay yung isang boxing nila. Grabe. Nagpa-blackout na yan ngayon. Ang galing pa ting show, ano man ang tinapa. Hindi yan, ganun talaga, parang bumalik. Pero sa pagod kasi yun Fighting shows, panggaling nyo na. Mandali, fighting shows para mga ano. Matay na. Guys, ito yung kinakatakutan ko bilang isang boksingero. Woo! Kanina nakita natin medyo may mga balay buko ah. May balay buko pa. Ha? Tabi! Tabi kayo dyan! Kunin mo pag naka-stretch. Ito guys, so medyo nangyari na to sa akin, ganitong sistema, pero blackout lang yung sa akin. Pero ito, grabe na yung nangyari dito. Medyo na gumulas talaga. So ito yung pinakamahirap bilang isang boksingero. Mamaya titingnan, dapat itakbo agad yan sa ospital para ma-CT scan agad.
Kasi may baka mamaya may dugo na yan sa ano, sa utak. Oh, kalimeng opo ka kare kata. Tako lang dito.